Good morning, good morning, good morning! So ngayon, meron tayong ipapakitang video sa inyo. Vice Mayor ng Maynila. Sumabog ang galit. Grabe, grabe na ito. Sumabog ang galit sa session. Pakinggan natin, no? Bakit nga ba gigil na gigil si Vice Mayor? Diba? So, kung mapapanood nyo to, kayo nang bahala magkomento. Ngayon, ipapakita ko lang sa inyo yung video. Bakit nagkaroon ng ganito sa Maynila? Ano ba ang punot dulo nito? Ang mga konsehal na dating magkakasama ay parang nagwatak-watak na. Dahil ba ito sa isang politika o pamumulitika o itong darating na Mayo 2025 para sa midterm election, local election at saka midterm election. Dito ba ito? Kaya nagkakagalit-galit sila? Ang nangyayari ngayon, kampo sa kampo na labanan dito. Malayo pa, ano pala ngayon? August, September, October, November, December, January, February, March, April, May. So, meron pang 9 months. So, sa bagay, mabilis na lang yon. Kaya, panoorin nyo na lang ha, para kayo na ang humusga. Nanggagalaitin na to si Vice Mayor. So, yan. Magandang hapon po mga kasama. Nais ko pong magsalita sa harapan ninyo bilang presiding officer at kasama nyo rito sa konseho. Sa mga nakaraang session, tila nagkaroon ng pagbabago sa ating samahan. Naging magulo tayo. Bakit? Nag-away-away, nagkasagutan, nagkasakitan ng damdamin, at laganap na ang paninira sa labas ng August Chamber na ito. Yo! Laganap na ang paninira. Sino kaya ang naninira? Kanino kayang kampo ang naninira? Sino kaya ang paniniwala ng tao? Di ba? Sino daw ang naninira? Sa kabila ng lahat ng yon, nanatili akong tahimik at patas sa abot ng aking makakaya. Alam kong alam niyo yon. Ako naman ang maglalabas ng saloobin. Yun o. Sana pakinggan niyo naman ako katulad. Saloobin na yan ha, mga kasama. Pakinggan niyo. Pakinggan niyo ha. Para naman na alam nyo yung kung ano yung saloobin ni Vice. Nang pagkinig ko sa inyo. Alam kong alam nyo marespeto, mapagpasensya at magalang ako. Pero wag sana ninyong tingnan ito bilang kahinaan ko. Kita nyo naman siguro, hinahayaan ko kayong magsalita dahil karapatan nyo yan bilang mga konsehal. Alam niyo po, sa loob ng 17 years ko bilang parte ng legislatura, ngayon lang ako nakaranas ng ganito. Ni minsan hindi ko naranasan na mabastos. Ngayon lang. Ni minsan hindi ko narinig ang isang congressman o konsehal na pag nagdeklara ka ng recess, may sumisigaw na kainan na. Kain na. Sino yun? Pangalanan mo? Sino kaya yung congressman na yun? Nakakahiya naman yun. Kainan na naman! Recess na naman. Kapag nag-recess ang presiding officer, prerogative niya yun. Niminsan, hindi pinilit ng mga congressman o konsehal na mag-decide ang isang presiding officer tungkol sa mga bagay na hindi naman dapat niya ito pagdesisyonan.
Dahil hindi naman tayo husgado. At mini-minsan, hindi sila sumagot o nagsalita ng pabalang o bastos. Dahil tinuturing namin sa grado ang session hall sa Kongreso na dapat ay ganun din ang trato natin dito sa Bulwagang Pulungan. Dapat! Napakalinaw, mga kasama, napakalinaw ng internal rules na bilang presiding officer, hindi ako pwedeng sumagot sa mga tanong na maaring maging debate. Malinaw. Epa. Sa tingin ko naman, maganda naman ang mga naging karanasan ko bilang parte ng legislatura para magampanan ko ang pagiging ama sa konseyong ito. Ang sanggunian panglungsod na Maynila ay may pangunahing tungkulin na maglahad at magpasa ng legislatura para sa lungsod. Hindi ito itablado para sa kanya-kanyang pang-interes lamang. Alam kong nasasaktan kayo sa mga nangyayari. Katulad ko, nasasaktan din ako na makita kayong ganyan. Una sa lahat, ang nananaig po dito sa konseyo ay galing sa boto ng mas nakararami sa inyo. Ang ruling ko ay base lang sa napagkasunduan ninyo. At kung may hindi sumasangayon, mas mainam na ilahad nyo ito sa mga kapwa nyo konsehal o i-divide ang house. Mga kasama, huwag sana nating kalimutan na tayo ay mga lingkod bayan na inalal, minahal, sinuportahan, pinagkatiwalaan ng mga Manilenyo para ipaglaban ang karapatan nila, para itaas ang antas ng buhay nila. At para pakita sa kanilang karapat, dapat tayong maging huwarang lingkod Manilenyo. Sabi nga ni John F. Kennedy, ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. Lagi dapat para sa bayan, hindi para sa sarili. Magmula nang bumalik tayo ng session nitong Agosto, wala na tayong pinag-usapan ng matino dito. Bakit ba tayo umabot dito, mga kasama? Dati magre-recess lang ako, mag-uusap lang kayo, magkakaintindihan na kayo. Pero ngayon, hindi na. Wala na. Bakit nga ba? Bakit kayo nagwatak-watak? Kampi. Kampi-kampihan na ba to? Paulit-ulit yung sinasabi na kayo, mga konsehal, na magtatrabaho para sa distrito nyo at para sa lungsod. Pero tila iba na ang pinagtutuunan nyo ng pansin sa konseho. At matapos nyo mag-google ng oras para ipaglaban ng mga hindi naman related sa ating agenda o matters to discuss, bigla na lang kayong aalis sa kalagitnaan ng session. Hindi pa tapos. Saksi ako doon dahil nakikita ko ang pagod ng mga kasama natin sa City Council. Bawat session na umaabot hanggang gabi. Pwede bang pag-usapan natin muna kung ano ang nasa agenda natin? O kung ano ang mga ilalahad na usapin? At pagkatapos nito, doon yung ibuhos yung saloobin nyo na mga galing sa puso ninyo. Pakiusap sa ating mga konsehal, mga kagalang-galang na konsehal. Sana naman, panindigan nyo mga salitang binibitawan nyo rito. Unahin natin ang kapakanan ng lungsod. Unahin natin ang mga Manilenyo. Dahil sila ang naglagay dito sa atin sa kinakatayuan natin ngayon. Pero iba po tayo sa Senate at Congress. Dahil ang presiding officer nila doon ay sila mismo ang bumoboto. Dito, batang Manilenyo ang bumoboto sa presiding officer. Ang mga ordinansa o resolusyon na ipinapasa ninyo ay hindi limitado sa mga hawak niyong committee. Kaya, kayang-kaya niyong gampanan ang mga tungkulin niyo para sa Maynila at para sa Manilenyo. Ito mga pinagdaanan ninyo ay hindi hadlang para magampanan ninyo ang tungkulin niyo dahil nakikita ko ang angking galing ninyo, mga kasama. Para sa Maynila. At makakaasa kayo na nandito pa rin ako
para magbalangkas ng ordinansa at resolusyon para sa Manileño. Alam niyo po, hindi ito ang panahon ng paninira sa kapwa o magpalaganap ng misinformation sa ating lungsod. Para po sa kaalaman ninyo ng ating mga kabataang Manileño, hindi ko po iniipit ang pondo ng SK at walang katotohanan ang kahit anong paratang na kumakalat laban sa akin. Bakit ko iipitin ang pondo ng SK? Eh hangarin ko nga dumami ang programa nila para sa kabataang Manileño. Alam nyo, gusto ko sanang sagutin kayo tulad ng dati. Kaso nalulungkot ako. Nalulungkot ako kung paano niyo ako, kung paano kayo magsalita. Parang hindi niyo na ako ginagalang. Hindi ko kayo pinipigilan magsalita. Kahit kailan hindi ko inadlangan ang freedom of expression ng kahit sino man sa inyo. Sana maging magalang pa rin tayo sa isa't isa. Sana dalangin niyo naman ako. Dahil hindi ko naman kayo binabastos, mga kasama. At para sagutin ang mga katanungan nyo nung nakaraang sesyon, pansamantalang... Ayan na! Kasagutin na ni Vice. Ano yan, Vice? Sige, sabi mo. Ibinalik dati ang committee dahil hindi sapat na nagagampanan ng tungkulin para sa Committee on Youth Welfare and Sports Development at bilang presidente ng Federasyon ng Sangguniang Kabataan. Base sa records, ni minsan, hindi ka nagpatawag ng hearing para sa mga SK complaints. Ni minsan, hindi ka nagpasa ng ordinansa para talakayin ng komite para sa kabataan sa Maynila. Sa session, magpapa-attendance ka lang, tapos aalis ka. Tingnan mo rin kung kumusta na ang naging performance mo dito sa konseyo. Simula nang mahalal ka. At ang mas pinakamalaking pagkukulang mo, ay imbis na tapusin mo ang session at matuto ka mula sa mga kapwa mong magagaling na biteranong kunsyal, tila halos lahat ng session days, late ka. O sadyang hindi mo tinatapos ang session. Inalal ka ng mga SK chairman para maging boses ng kabataan sa konseyo. Pero ayon sa records ng ating konseyo, sa loob ng 10 buwan, wala pa tayong ordinansang natalakay para sa kabataang Manileño na ipinaglalaban nyo rito. Nung araw ng session na pinagdidesisyonan na ibalik sa dating arrangement ng committee, ay dapat nandirito ka. Point of order, nang mapagpaglaban mo. La, nahihinto na si Pito. Tuloy. Ang sarili mo, nandito ka nga, pero umalis ka naman ng maaga. Hindi pa tapos ang session. Pwede tapusin ko ang salita ko? Binigyan ka ng pagkakataon na pamunuan ng committee ito, pero hindi mo binigyan ng hustisya ang tiwalang ibinigay. Pinatitigil na. Tapusin niya muna ni Vice. Ito naman, no. Nagsasalita pa si Vice, si pinipigilan mo. Ay, sa iyo ng bilang representante ng Kabataang Maynila. Alam kong maraming problema ang kinakaharap ng federasyon ng Sangguniang Kabataan ngayon. Sana unay mong bigyan lunas sa mga ito nang sa gayon mas maging mabuti kang leader para sa kabataan. Ang hangarin ko lang ay mas maging magaling ka at matuto ka mula sa mga karanasan mo dito. Sino ba yan, Vice? Sino yan? Sino ba yung tinutumbok, no? Sabihin mo na, Vice, para alam na ng mga taga Maynila. Huwag mo sanang pabayaan ang tungkulin mo. Sabi mo nga, and I quote, Your Honor, ito pong tinanggalan yung committee sa akin ay applicable din sa mga SK chairman ng buong lungsod ng Maynila. So kung kaya nyong gawin sa akin, kaya nyo rin itong gawin sa barangay level. Tama. Sa paanong paraan kita tinanggal? Nag-rule lang ako sa desisyon na mas nakararami sa inyo? Kasi naman, ang problema ata dyan sa konseho, dyan sa session nyo, parang one-sided ako.
No, parang may pinapaniigan na. Naalala ko yung ano, no, yung nangyari kaya Konsehal Hison, no? Siya na nga yung siniko, siya na nga yung dinurog-durog. Eh parang nangyayari, siya pa yung napahamak, siya pa yung mangyayari dito, no? Bibigyan ng aksyon. Parang kawawa naman. Dapat, walang one-sided. Naniniwala ako na kayo ang pag-asa ng bayan. You know? Sana hindi mo ito makita bilang isang hadlang na dapat mong gampanan na tungkulin. Bagkus, pagkakataon nito para muling patunayan ang sarili mo sa mga kapwa mo, SK. Sa ating mga kagalang-galang na kasama, alalayan po natin ang ating bunso. Bunso natin yan. Sa mga dapat niyang gawin bilang representante ng kabataan, siya dapat ang tinitingala sa pagpapamalas ng kababaan at kabutihan ng loob bilang isang batang Manileño. Alang-alang sa iyo at sa mga kabataan ng Maynila na naniniwala pa rin sa kakayahan mo, handa akong kausapin ang mga kasamaan mo sa konseho. Nabigyan ka ng isa pang pagkakataon. Pero yan. Pakiusap ko lang sa iyo, ha. Sana naman kapag binigyan kanila ng isa pang pagkakataon, you make bawi, anak. Sa akin, mga kasamang konsehal, mga anak, tingnan niyo sa sarili niyo ang mga performance niyo sa konsehong ito sa mga nakaraang araw. Nabigyan pansin niyo na ba ang mga issue na inaharap ng ating lungsod? Na nakatulong na ba kayong mag-angat ng antas ng buhay ng Manileño sa pamamagitan ng legislatura? Sana nga ba napunta ang oras na dapat ay maglingkod tayo sa bayan? At makakaasa kayo na kahit anong mangyari, mananatili pa rin akong patas at magru-rule sa konsensus ng nakararami sa inyo. Magru-rule sa konsensus ng mas nakakarami sa inyo. Dahil yan ang tungkulin ko bilang presiding officer. Pero dapat, walang one-sided. Bagamat kayo ay nakakasakit na ng damdamin, tinuturing ko pa rin kayong mga anak, maski may mas matanda pa sa akin dito. Dahil pinalaki ako ng magulang namin na maging magalang sa kapwa, kaya sana, huwag niyong isipin nang kabaitan ko ay kahinaan ko. Dahil lahat ng sobra, may hangganan din. Baka makasakit pa ako ng damdamin at ayokong mangyari yon. Moto proprio, I will adjourn the session. Session adjourned! Galit. Galit si Vice. Yan, ginagalit si Vice. Oh, yan. Ha? Bahala na kayo mag-comment sa mga subscribers natin yan. Basta napakita ko sa inyo na nagalit na si Vice. Oh, Vice. Salamat, ha, at nailabas mo yung saloobin mo. So yan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, subscribe na lang po si Google. So syempre, hit mo yung notification bell para lagi kang updated sa ating mga video. Magandang umaga at mabuhay kayong lahat.